So yan yung laman niya mga kason. Siksik sa laman. At napakalaki ng transformer niya. Ito yung kanyang kapasitor. Meron siyang 8 kapasitor. Right, so ayan siya mga kasama. Yung model niya is Pro 7500. Maganda yung kanyang honeycomb grill. Ayan. Manipis yung butas. At ayan yung front panel niya. Channel 1, channel 2. May light indicator dito. At meron siyang clipping. Volume niya. Napakaganda. Yung brand niya is yan. Rural. At nandito yung switch niya. Patago. Napaka-smooth. Meron siyang para sa rack amp. Yung rack holder. Yung back panel naman, meron siyang dalawang fan at mayroon ditong crossover, built-in crossover siya. Ayan. So pwede siya pang bass, pwede pang mid. Ayan. Ayan, selector, meron siyang stereo, bridge, at saka parallel input. May input siyang PL jack at merong XLR para sa speaker out. Naka speak on dalawa. Meron ding binding post at ayan siya. Alright, ito na mga kasan. Yun, grabe yung kapal ng ano niya mga kasan, yung cover niya. Yan. Bigat. Saan ba tayo lagay? Right. Yan. Okay. So yan yung laman niya mga kasan. Siksik sa laman. At napakalaki ng transformer niya. Yan. Yan. Lapad. So nandito yung kanyang switch. So yung switch niya napaka-smooth. Ayan, yung kanyang switch. Ayan yung sa volume niya. Ayan. Ito yung kanyang heatsink. Malaki yung kanyang heatsink compare sa
na lang magitin yung brand. At ito yung kanyang kapasitor. Meron siyang 8 kapasitor. Ayan. Umpisan na natin yung power supply. Power supply niya is meron siyang 12 volt. Yung yellow 79 volt. Yung red meron siyang 39.5, yung blue yung pinaka supply niya ay 79 079. Sunod is yung transistor. Yung transistor niya, yun yung transistor niya, Toshiba Japan. Yan, Japan. Original yung kanyang transistor. 2EC5200. Yan, 2EC5200. 5200 lahat. Nakasan. Siguro sa ilalim nito is yung 1943. Hindi muna natin kakalasin yung ilalim. Dito lang muna tayo sa taas. Yan sa kabila. Yung kabila naman niya is 2SA1943 Toshiba Japan. Yan. So original yung kanyang transistor Toshiba. At siguro yung 5200 nasa ilalim din. Or 1943 dito lahat at 5200 naman dito sa kabilang side. So di ko sure mga kasahan, pero ano yan, magka-partner yan, 5200 at 1943. Yan. So sa transistor meron siyang 1 2 3 4 5 6 7. So sa transistor meron siyang 7. May 7 transistor sa taas at 7 sa ilalim. May 7 to sa ilalim ng sound dito. Yan. Basta doon sa ano, ilalim na yun. At sa kabila, 7 rin. So, 14 per transistor per channel. Yan. At ang kagandahan pala nito mga kasahan, meron siyang lagayan pa ng isa. Yan dito. Pwede natin siya lagyan ng isang transistor. Isa dito, isa sa ilalim. Total magiging 16 per channel. 16 per transistor per channel. So ganun din sa kabila. Mas madaming transistor pala itong mga kasahon kaysa sa AC5 at doon sa Joseon. Ayan, mas malaki yung kanyang transformer. At yung transformer niya parang copper talaga mga kasahon. So iwan ko na lang sa mga expert dyan, baka mabasa naman tayo. Pero I think ano to, copper, kasi yung aluminum iba naman yung kulay nya, parang pusya. At mabigat 19 kilos. At dito naman tayo sa kanyang kapasitor. Saan mo yung kapasitor? Anong value nito? Dito. Kapasitor niya mga kasahon is 10,000 UF or microfarad. 80 volt, 10,000 UF. At ayan yung kanyang kapasitor. 8. 2, 4, 6, 8. At 10,000 UF, 80 volt.
sa cooling pan naman yung mga kasahan. Yan, dalawa. Dalawa yung kanyang cooling pan. Okay. At meron siyang ditong dalawang relay. Yan. May relay siya. Dalawang relay. Okay. At ito yung kanyang crossover. Ayan. Kasi may built-in crossover to siya. Yung crossover niya pala mga kasound. Ayan. Ayan yung kanyang likod. Kaya na lang yung tumingin. Kagandahan kasi nito ay yung wala sa ibang budget power amplifier. Ayan. Yung output niya mga kasound, meron pa siyang PL. Dalawa. At meron siyang speak on, may binding post. Hindi katulad ng iba, speak on lang at binding post. At yung input niya, PL din, meron ding XLR. Ayan yung kanyang crossover. Meron siyang bridge, stereo, parallel. Bago ko ito binili mga kasound, pinag-compare ko muna doon sa ibang power amp na mamurahin. Kasi ito mga kasound, nakuha ko lang ng 7,590. So, andyan yung price. At mas maganda yung kanyang board. Yan, makapal yung board nya. Medyo matibay yung board nya. Hindi katulad doon sa CE5. Hindi ko naman sinisiraan yung CE5, pinag-compare ko lang naman, maganda din naman yun, pero ito talaga yung mas nagandahan ako. At yung pisa nya, ayan, madali siyang i-repair, hindi katulad yung sa ano ba yun, CE9 ng ba yung ano yun, Trident. Yan yung pisa niya. Hindi yung maliliit. Madali itong i-repair. Ayan. So, hindi tayo expert mga kasound. Na-review ko lang at pinakita sa inyo yung laman. Kayo na po yung bahalang musga. At bago ko ito binili, siyempre nag-research muna tayo. Tingin-tingin sa mga review kung ano yung mas pinakamura at mas malaman. At yan, kita naman na malaman siya sa ibang amplifier, low budget power amplifier. Marami din namang malaman na amplifier, kaso mahal. Ito is nakuha lang natin ng 7,590. At ayan yung kanyang laman, napakalupit. Napakalupit yung laman niya mga kasound. Right. Okay, ganda talaga. Wala akong masabi sa power amp. Yung front panel niya, napaka presentable yung ano niya, yung design niya. Stig yung volume niya, ayos. Ayos talaga. So, yan mga kasama.